ang pamamahit mo? Po, like, every time po, like, Olympics po yung iniisip ko. Kasi yung experience ko nga din po last time, hindi man po ako nanalo, nakaget po ako ng sobrang, ano eh, like, yung magkikip sa akin na galingan eh. So, mm-hmm. Parang, wala na po eh, parang tumatakbo talaga sa akin yung Olympics last time. Lahat naman tayo naniniwala na sa Paris would be your... Yung mga lessons you learned from Tokyo, na-apply mo na ba unti-unti so far sa mga... Opo, nag-start po talaga yun sa attitude ko po towards practice po. Doon po talaga ako nahihirapan kasi medyo ano po eh, like nag-e-evolve pa din naman po ako. Hindi pa naman po ako yung pinaka-pick ko po. Sa pagiging tao din po, like sa pagiging human being din po, like hindi naman po puro pagiging athlete yung iniisip ko. Like, tama. Kung maganda yung attitude ko as a human being, kahit hindi naman po sa kahit hindi na magaling sa sport. Siyempre gusto ko pong makag-get ng, malaki po yung dream ko eh. Malaki din po yung target ko eh. Pero hindi na po dream yung, ano, yung pagpunta sa Olympics eh. Ano po ba? Siguro yung pag-get ng medal, medyo dream po siya. Pero yung pagpunta sa Olympics, may ano na po kasi, like, experience. Nagawa na eh, no? So, hindi na siya, para sa akin po, hindi na po siya matatawag na dream yung next po na, pwede yung gold medal po. Pwede pa pong masabi, pero yung pagpunta po sa Olympics, siguro parang ganito lang din po. Pero hindi na po sa, ano, like, sinasabi kong madali yung makapasok. Like, gagawin ko po yung, syempre po, yung 100% ko po, palagi. Dito Caloy sa SEA Games, iba ang tingin sa'yo ng napapansin namin kanina, even yung... Tumitigil sila para panoorin ko. Anong, ano mo doon? Hindi ko naman po, like, last time nga din po, kasi last time din po, like, ako po yung number one din po. Isipin mo po, nakaraan yun eh. Like, ano ka ngayon? Ano yung goal mo ngayon? Hindi ko po iniisip yung mga nakatingin sa akin. Eh. Kasi may mga athlete din naman pong magagaling eh. Like, hindi ko naman po sinasabing ako yung pinakamagaling dito. Wala po, like, it's just kung ano yung kaya kong gawin, dun po ako nagpo-focus. Kung ano yung gusto kong ipakita sa competition, na yun po yung mas pinag-iisipan ko. Okay. Well, speaking of the, sabi mo kanina, dream mo na binamaging buong tao. No? Aside from sports, winning the gold medal, alam mo bang ibang goal mo in life? Siyempre po, lumaki po yung gymnastics sa Pilipinas po. Gusto kong makilala po. Like, ngayon po, siyempre, basketball po, kilala po sa atin. Eh. Parang gusto kong ganun din po. Pag sinamin Pinas, like, eto, gymnastics. Ganong level po ng yung ano po eh, yung sikat na sports po. Gusto kong matawag. So, kunwari, pag sinabi Pinas, gymnastics po. And yung mga gymnastics sa Pinas, like, sumasali po ng international competition. Gusto ko pong, like, kahit mag-retire po ako as a gymnast po, gusto kong gawin po yun. Na mag-i-share yung knowledge ko sa mga kabataan po na gusto kong mag-gymnastics po. Siyempre, gusto ko din pong makilala yung Pilipinas sa larangan po ng gymnastics po. Yung siguro magiging legacy ng Caloy Yulo. Anyway, bigyan mo lang kami rundown ng gagawin mo pa dito after tomorrow's team event. Schedule mo. Sa ngayon po, like, after po, siguro, uwi lang, mag-lunch po, then, may meeting po siguro about sa time kung anong oras kami pupunta dito bukas. Then, konting pahinga po. Ngayon po, recovery din po yung kailangan kasi medyo pagod din po yung katawan. Tapos yung order ng events na sasalihan mo, paano bang order? Magsisimula po kami sa pommel horse. Okay. Then, kailan?